أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng mga Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para sa ating mga tagapagsubaybay na hindi Muslim, magandang hapon po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At welcome sa programang Al-Islam. Makakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na 4:30 ng hapon. 1 hour tayo, 4:30 ng hapon to 5:30 ng sa Monday, Wednesday at sa Friday. At kalahating oras, 4:30 to 5 PM sa Tuesday at sa Thursday. Ako po inyong tagapaglingkod, kapatid at kaibigan na si Bro Said Aninyon. Alhamdulillah, ang mga guest po natin ngayon ay yung mga apat na sheikh sa Nurul Huda Islamic Learning Care Center na located sa 126 Lim Building, Quirino Avenue, Davao City, katabi ng Davao Doctors Hospital at sa harap ng Philcris at Amada Bank. Ang center po natin ay bukas araw-araw. Bisitahin nyo lang kami sa aming website www.nurulhudacenter.com. At sa Facebook, itap nyo lang ang Nurul Huda Center. Ang mag-update po namin ay tatagpuan po sa mga information. Assalamu alaikum sa ating mga kapatid na si Aisha Jimlani at sa kanyang mga anak na si Yashing sa Panabo at Anwar Tamama at Roderick Barida sa Barangay Waan, Mansur Bulay ng Kabantian at Ahmad Diuso ng Piyapi, Bro Hashim at sa Muslim ng Mandog, Abdurrahman Zarfa ng Sa'sa at sa pamilya Kasim ng Malita, Attorney Mike Mamukid ng Comelec Jensan at Jamil Jamla ng Comelec. Alhamdulillah, may mga guest po tayo ngayon, no, na sila po ay mga nagtuturo sa Nurul Huda Islamic Learning Care Center. Sila po ay aking mga mudarris, aking mga teacher po doon. Alhamdulillah. Ako po ay isang Talibul M po na nagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa Islam. At alhamdulillah, po ay proud na nakapag-aral po sa Nurul Huda Islamic Learning Care Center. At nandito po ang ating mga ustad ngayon, tulad po ng ating ustad Mahmud Barutok, ustad Abdul Karim Bustamante, ustad Khalid Alam at Ustad Al-Nuhar Talib. Nandito po sila ngayon para sagutin ang mga iba't ibang tanong na kinakailangan malaman ng karamihan. Alhamdulillah. At ang unang tatanungin ko po ay si Ustad Mahmud Barutok. At ito po ang tanong, Ustad. Anong pananaw ng Islam sa polygamy o pag-aasawa ng apat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mabad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong hapon sa tanan sa mga suking tigpaminaw o tigsubaybay sa mga programa Matag Adlaw ng tanahapon. Salamat kayo, Igsoong Said. Kining pangutana, sagad niya siya nga pangutana. Mga Muslim man or dili Muslim, so mo kini ang kasagaran nilang pangutana. Gani ang pangutana gani,
anong pwede man sa Islam ang mga sawa o daghan. So, inato ilang pangutanan sa mga sayo. Pero, actually, dire, kanon na time, although, mabuang atong oras, pero paningkamutan na to, ipaabot sa ato ang mga tigpaminaw karon kung unsa bagot ang paranaw sa Islam ang ginatawag na itong polygamy o pag-asawa o hangtod upat. Una-una, naipanulti ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang balaang Quran. Nagsulti ng Allah subhanahu wa ta'ala, Pangkihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Ang dool nga pagkahubad, naging ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangasawa ka mo sa inyuhang nagustuhan ng mga babae, magsugod mo duha. Kung kaya ninyo, magsugod mo tulo. Kung kaya pag-ibin nyo, mag-mangasawa mo upat. Pero naiikog ka to nga, ayayik so ang sa'id. Saan ikog ka to? Kung mahadlok ka mo nga dili ninyo mapantay ang pagtratar sa inyong mga asawa, pangasawa lamang ka mo upusa. So klaro kayo ang ingon sa Quran. Kining pagpangasawa o hangtod upat lang, ordinan sa kini sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero dili kinahanglanon. Dili kini obligatory sa tanang Muslim. So, but pasabot, naa siya mga kondisyon. Na mga kondisyon. Kung gusto ka mga asawa o, mudugang og asawa. Naa siya mga kondisyonis. So, mga tunggingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikalawa, dili tao ang nagbuhat ani. Dili tao ang nag-ordinan sa ani. Ang labong makagagahong. So, mga tunggingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga pangasawa ka mo. So, ang origin daw, ingon sa atong mga scholars, sa atong mga ulama, ang origin ng pagpangasawa dili sa Islam, dili usa lang, magsugod sa duha. Pero naay apan. Sa atong apan, kung dili nimo matratar ang imong asawa nga duha, or tulo, or upat, pangasawa lamang ang usa. Kung nahadlok ka nga dili nimo sila mapantay. Unya, ang Islam, kutob lang yun upat. Dili na pwede mo sobra. Ha? Dili na pwede mo sobra. Kutob lang yun upat. Bisan pa kung sa kagwapo ni mo, kutob lang yun upat. So, Said. Kung sa mga itong mga kondisyon, ang kondisyon nga pwede ang pagpangasawa o mudugang kag-asawa, ang una, al-adal. Ito yung tawag na pantay. Kung sa mga pasabot rin sa pantay, so, Said, ay al-adal fin nafaka walay sa fil mahabba. Pantayon ni mo yung mga asawa sa pagsustinar, pagsustento. Sunod na diri ang pagsustento sa kaning panapton o iyahang kanampuy-anan. Kinalang pantay ang imong ang pagsustento nimo sa imong asawa. Unya, dili kinanglan nga mapantay sa imong ang gugma. Kay dili man nato masukod. Or wala tay measurement sa gugma. Pero ang kwarta kaya nato masukod kay makita man nato. Motong primero, ang ikaduha o ang ikatulo nga kondisyon ng soong side o sa itong mga tigpaminaw, al-kudra al-badaniya wal-kudra al-maliya. Ay, kanang panglawas ng aspeto o kanang pang-financial ng aspeto. Kinanglan, kung mga asawa ka, mudugang ka, o duha, o tulo, upat, kinanglan, kaya sa imong lawas. Mahatag nimo ang katungod sa imong mga asawa. O kudra maliya, kanang financial ng aspeto, mato nasulti na ito kaganiya. Kinanglan sa ilang puloyanan, sa ilang panapton, sa ilang pagkaon, kinanglan pantay tanan. Ang ikaupat nga kondisyon mo kining pinakaimportante, ang nikah. Kinahanglan pakaslan nimo ang ikaduha. Kung mudugal kag ikatulo, pakaslan nimo. Mudugal kag ikaupat, imong pakaslan. Dili pwede nga ang bulan ray mo saksi. O ang punuan lang sa mangga ang mo saksi. So dili na ana. So kinahanglan procedure lang gyapon ang pagpangasawa. So mo kadto una ang dili lang ang Islam moy nakauna ana. Dili ka na bag-o. Dili ka na bago. Gani, sa wala pa ning abot ang Islam, naanay mga reliyon sa una nga, gipwede ang magpangasawa o hangtod upat. Ha? Nakabalong mo ba na? Dili lang Islam ang nag-ordinan sa ani. Kung dili katong pati ubang mga reliyon sa una, naana ni sa ila sa una. Naay nasawa lima, naay napulo, naay 20 kabuo. So pag-abot sa Islam, gisala sa Islam, gikutob lang naay limitation, naay boundary. Kutob lang upat. So mga kanto, unta hinaot may sa mga naminaw karon nga, nakakuha mo ato o nakakutlo mo pagtulunan, although sa mubo lang nga pagkatubag. So akong ibalik sa mga bro sa'yo.
Shukran Ustaz, Jazakumullah Khair. At ang atong ikaduhang question karon na tubagon sa atong Ustaz na si Ustaz Al-Nuhar. Ustaz, morning ang question. Ano ang tamang kasuotan ng babaeng Muslima at sa lalaking Muslim? Ano ang ipinagbawal at ano ang pwede? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salamat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Maganda ang katanungan na yan. Pagkat pagsusuot ng mga kasuotan ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang original niya, ang lahat ay pwede, maliban na lang sa mga binanggit ng batas, binanggit ng Allah ta'ala sa kanyang banal na Quran, at ibinanggit ng kanyang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga hindi pwede suotin ng kanyang umma, lalaki man o mga babae. Unang-una, ang lahat ay inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na takpan ang kanyang aura o mga katawan na dapat takpan. Yun ay wajib o kaya obligado na takpan ang mga ang katawan, ang aura, lalaki man o babae. Pero mayroon mga kasuotan na ipinagbawal sa mga babae, at mayroon din mga kasuotan na ipinagbawal sa mga lalaki. Ganyan po ang Islam, ay ang bawat isa ay mayroon siyang para sa kanya na hindi niya pwede gamitin ang hindi para sa kanya. So maliban sa mga sa kasuotan, mga nagkatatakpan ng aura o ng yung mga katawan ng babae, unahin natin sa mga babae, ang lahat ng mga damit na nakakatakpan ng lahat ng katawan ng babae, yun ay ipinapahintulot ng batas ng Islam, dahil sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya Bani Adama, Fad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. O kayong mga angkan ni Adam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nagpababa ng mga pananamit para sa inyo upang takpan ninyo ang inyong mga aura, yung mga katawan na hindi pinapahintulot upang makita ng iba sa inyo. At ako rin ay nagpababa na nagbigay sa inyo ng mga dekorasyon na upang gamitin ninyo. Okay? Sa mga babae, unang-una ang hindi pwede maliban sa mga damit o pananamit na nabanggit natin pwede, ang banggitin natin yung mga hindi pwede na alam natin na nabanggit ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula sa ayah, katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una sa mga babae, ang hindi pwede sa kanila, al-malabis ud-dayyiqa, ang mga pananamit na fit, mga masisikip na pananamit. Ang mga pananamit na masisikip. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati min ahlin na. May dalawang grupo sa mga umat ko, sa mga sumunod sa pamamaraan ko, na makakapasok sila sa impyerno, wal-iyadu billah. Inlayo nawa tayo po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Isa sa kanila, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar, yadribuna bihan nas, ya'ni dhulman wa udwana. Isa sa mga grupong ito ang mga taong mang-aapi sa kanilang kapwa. Isa sila sa mga grupo mapunta sa impyerno at mayroon naglalatigo sa kanila patungo sa mainit na lumalagablab na apoy sa impyerno. Ang mga taong mang-aapi sa kanilang kapwa at mga masasamang ugali. Ang pangalawang grupo, wanisaun kasiyatun arya,
At ang pangalawang grupo, mga kababaihan, na kung titingnan mo, sila ay mga nakadamit o nakasuot ng mga damit o pananamit, pero tinuturing din sila na nakahubad o arya. Ang ibig nang sabihin, nakadamit nga pero masikip na umaga lumilitaw ang mga masisilan na katawan sa kahit sa babae na ang makakita sa kanila, yun ay haram din. Hindi na pwedeng suotin. Hindi lang para haram tingnan ng mga kalalakihan. Haram din tingnan ng kapwa nilang mga kababaihan ang mga ganun na pananamit. In general, ibig sabihin in general, haram o hindi pwede, ipinagbawal ang kasuotan ng para sa mga babae na mga mapipit o kaya masisikip. Yun sa hadith ng ating Mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang mga kadugtong pa doon, pwede nilang isuot yun para sa kanyang asawa sa bahay. Kung yun ang gusto ng kanyang asawa, para sa kanyang asawa, pwede yun. Pero pag lumabas siya, hindi siya pwedeng makita ng sinuman na hindi niya asawa. So kahit babae, hindi siya pwede magdamit ng, magpakita ng ganun, pananamit. Oh. Pagkatapos, pangalawa, ang damit na maiksi. O maiksi, pababa man o pataas, o makita yung kusot, o makita yung binti sa mga babae. Pagpababa, yun ay kasali sa nabanggit na hadith na yun. Hindi pwede sa mga babae ang ganun na pananamit. Ang pangatlo, ang pananamit na shaffaf. Ang shaffaf, yung manipis, parang transparent siya, nakikita, parang ano, silupin na ano, parang nakikita, parang salamin din, parang screen lang. So yun ang pangatlo na hindi pwede suotin ng mga babae sa in general, maliban na lang sa kanilang asawa. Ang pang-apat, ang dalil, ang ating basihan, sinasabi rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasyatun ariyat. Yun ang nakikita mo nakadamit, pero may tuturing din na nakahubad. At isa pa, dugtong sa hadith, nisaun kasyatun ariyat ma mailatun mumilat, la yadkhulna jannata wala yajidna rihaha. Ang mga babaeng na kung titingnan mo nakadamit o nakasuot ng pananamit pero tinuturing din na nakahubad kasi nakasuot ng manipis o maikli, maiksi o kaya masikip, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna jannata wala yajidna rihaha, hindi sila makakapasok ng paraiso at hindi rin nila masimoy ang bango ng paraiso. Ibig sabihin, malayo sila sa paraiso. So, kung mga ganito ang basihan sa hadith, ibig sabihin, malaking kasalanan. Haram, at nagpapatunay na haram yung mga ganun na pananamit. Ang panglima, mga pananamit na mayroong larawan. Ng larawan ng mga hayop o kaya larawan ng tao. Hindi pwede yun sa mga kababaihan din. Dahil ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang hadith niya, la yadkhulul malaikatu baitan fiha kalbun wasura. Fiha kalbun wasura. Hindi pumapasok ang mga malaika, ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bahay na mayroon silang nakikita na picture, mga larawan at mayroong aso sa bahay na yan. Ibig sabihin, kung yung tao, kung babae man at lalaki dito, pati lalaki, hindi pwede magsuot ng mga kasuotan na mayroong larawan ng hayop o kaya larawan ng tao. Dahil sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi papasok ang malaika sa bahay na may larawan at may mga
aso. Sa isa pang hadith, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadhihi suwar yu'adabuna yawm al-qiyamah. Fayuqalu ahyaw ma khuliqtum. Yung mga na may-ari ng larawan na yun ay paparusahan sila sa kabilang buhay. At sasabihin sa kanila na buhayin nila ang larawan na nadala nila. Oh. Dahil doon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita alladhi fihi suwar la yadkhuluhu al-malaika. Ibig sabihin, malayo sa kanya ang malaika. Kung wala sa katabi niyang malaika, siya ay napapalibutan ng Satanas. Ibig sabihin, nasa masamang kalagayan ang taong ganun. Kaya hindi pwede ang larawan, ang kasuotan na mayroon siyang larawan. Ang pang-anim na ito siguro ito yung mga nakita natin, mayroon pa mga maliban dito pero sa mga oras na ito, ito yung mabanggit natin. Ang pang-anim, hindi pwede suotin ng mga babae ang kasuotan ng mga lalaki. Ang kasuotan ng mga lalaki, hindi pwede suotin ng mga babae. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, narinig niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi na, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbihina minal rijali bin nisa, wal-mutashabbihati minal nisa bin rijal. Isinumpa ng Rasulullah ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung isinumpa niya, ayun ay isinumpa na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi siya naghuhusga, ay nagbibigay ng batas kung hindi ipinapahintulot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinumpa, ibig sabihin, kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo ang mga gumagaya sa mga kababaihan mula sa mga kalalakihan at vice versa, ganun din isinumpa ang mga kababaihan gumagaya sa mga kalalakihan. Gumagaya sa lahat ng anumang pamamaraan, pauparaan, mga kasuotan, isa na doon. Kasuotan at mga ugali o kilos. Mga kilos, ibig sabihin, hindi pwede gumaya ang babae sa kilos ng mga ng lalaki. O sa paglalakad, halimbawa, hindi pwede yun. Haram ang tawag noon na ipinagbawal ng Islam. Sinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yun ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga babanggit natin para sa mga kababaihan. Ngayon naman, ano ang mga kasuotan na ipinagbawal sa mga kalalakihan sa batas ng Islam? Alasya lati tahrumu libsuha ala rijal. Unang-una at dahab. Unahin natin sa mga dekorasyon, no? Ang unang-una mababanggit natin dito ay ang ginto. Ha? Gold at dahab. Hindi pwede sa mga lalaki ang magsuot ng ginto. Dahil ito ay kasuotan ng mga babae. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhahab wal harith. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinuha niya ang ginto at ang silk o seda sa Tagalog, ha? Ang ginto at ang seda o silk kinuha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, hadani haramun lidukuri ummati wa halalun liinathiha. O kama kala sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni niriwaya o sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal. At sa isang hadith pa ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam akhada hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhada dahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dukuri ummati. Sabi na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinuha niya, pinakita niya ang gold o ginto at nilagay niya sa kanyang kanang kamay at kinuha niya rin yung tila na silk o seda, nilagay niya sa kanyang kaliwang kamay at kanyang sinabi, itong dalawang bagay na ito ay haram o ipinagbabawal sa mga kalalakihan ng ummat ko. At
ipinahintulot sa mga kababaihan sa mga umat ko. Yun ang sabi ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pangalawa, hindi pwede isuotin ng mga kalalakihan ang silk o tilang seda. Silk hindi pwede kasali sa hadith na nabanggit natin. Yun ang pangalawang haram. Ang pangatlo, mababanggit natin, haram sa kalalakihan at haram din sa mga kababaihan na nabanggit natin kanina, ang mga kasuotan na mayroon siyang larawan. Picture ng mga hayop o tao. Dahil nga, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang buhay ay paparusahan sa impyerno ang mga taong may dala ng larawan, na larawan ng tao o larawan ng mga hayop at sasabihin sa kanila na buhayin nila. Yun ang paparusa sa kanila sa impyerno. Ang pangapat, ang mga kasuotan ng kababaihan. Hindi pwede o pinagbawal na suotin ng kalalakihan. Sa hadith din na nabanggit natin kanina na sino ang isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagkakanyang propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan ang mga kalalakihan na susuotin nila ang mga kasuotan ng kababaihan. At isinumpa din ang mga kababaihan na susuot sila ng kasuotan ng kalalakihan. Vice versa, isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kamuhian sila, so ang nakataya sa kanila ang impyerno. So haram, hindi pwede suotin ng lalaki ang kasuotan ng kababaihan. Ngayon, ang panglima, ito rin ay bawal sa lalaki man o babae, al-libasu isturiya min malil haram. Ang mga pananamit na binili mula sa kayamanan na haram. Ibig sabihin, kayamanan na mula sa nakaw, mula sa mga nakaw na pira, tapos pinagbili ng pananamit, yung pananamit na yung haram din suotin. Ano man yung ibinili, pagkain o ano, haram, pakainin, kung mula sa kayamanan na haram, o kaya nakaw, o kaya mula sa, limbawa, mula sa malul haram, mula sa kayamanan na kinuha sa yung sa riba, yung pagpapatubo ng pera. Kinuha sa pagpapatubo ng pera o riba, tapos pinagbili ng damit o pagkain, yun ay haram. Hindi pwede. Hindi pwede suotin ng isang Muslim ang mula sa mga kayamanan na ng riba o pagpapatubo. O kaya, kayamanan mula sa, halimbawa, mula sa mga kakita sa mga ipinagbabawal na gamot. O kita sa mga ipinagbabawal na gamot, yun ay, ang kita na yun ay haram. Pagbili mo man ng pagkain o lugar o kaya damit, hindi pwede. Haram yun. Kasi nagmula sa haram. O kaya, mula sa mga, yun ay para sa batas na, yun ang batas ng Islam. Dahil sabi ng Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, may nakita siyang tao na nagdua. Yung sa hadith na yun, nagdua siya at talagang umiiyak siya, no, humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inihiling ng gusto niya, pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua? Dahil ang kanyang pananamit ay haram. Ay nagmula sa mga ipinagbabawal na kayamanan. At ang kanyang mga kinakain ay nagmula rin sa mga ipinagbabawal na kayamanan. At ang kanyang kinalakihan ay, ang kanyang naging laman ay mula sa haram, mula sa mga ipinagbabawal, paano yung tatanggapin ng Allah? Ibig sabihin, hindi matatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga na nabanggit natin na at mayroon pa mga iba, pero yan ang mga nakuha natin sa oras na ito. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Shukran Ustad, sa kumulaw khair. Naway, naliwanagan tayo sa sagot ni Ustad ng mga brothers and sisters na
kung ano yung ipinagbabawal na suotin sa mga Muslim. At ang ikaapat na tanong, ikatatlong tanong, para po kay Ustad Abdul Karim Bustamante. Ito po yung tanong, Ustad. Ano ba ang masasabi ng Islam patungkol sa mahar o dori? Dahil may nagsasabi ng mga usapin kasi na ang Muslim daw, binibinta daw ang mga anak nila ng babae. Ano ba daw ang masasabi ng Islam patungkol sa mahar o dori? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tanong na yan ay mahalagang tanong at kailangang malinaw ito sa lahat. Kasi kung titingnan natin, yung tanong na yan ay parang mayroong mensahe na nagpapahiwatig na ang kababaihan sa Islam ay binababa, umababa yung kanilang kalagayan. Habang ang Islam naman at yung mga Muslim ay pinapatunayan nila sa lahat na ang mga kababaihan ay itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga batas ng Islam. No, kung ito ay pag-aaralan lamang ng sino man, Muslim man o hindi, at hindi sila magbubulag-bulagan, titingnan nila at uunawain ang tama yung nakalagay sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mismo ang mga sarili nila yung makakapagpatotoo na ang mga kababaihan ay itinaas at labis na ginagalang sa reliyong Islam. At anuman yung mga paratang bunga ng mga maling pangunawa o iba't iba pa mang intensyon na nagpapahiwatig na ang kababayan sa Islam ay binababa, ito ay taliwas sa katotohanan. At kabilang na nga doon yung tanong na yan, no, kasi nakikita nung lahat na kapag ang isang babae ay kinasal, mayroong tinatawag na dowry, mayroong mahar na binibigay sa babae, no? Bago natin na sagutin yung tungkol sa dowry na yan, kasi na nabanggit yung salitang parang binebenta yung babae, siguro ang unang dapat maintindihan ng mga tao para mas maging malinawan sila, no? Dapat intindihin nila ng tama yung ibig sabihin ng pagbili or pagbenta. No, yung hindi yung kahit na hindi na tumugma sa tunay na kahulugan ng pagbenta, yung nakikita nila ay pinipilit pa rin na sabihin na iyan ay pagbenta. No, sa batas ng Sharia, malinaw ang kahulugan ng salitang pagbenta, yung buy. Yan yung mubadala to shay'in, bishay'in, bikasbit tamalluk. Ibig sabihin, yung magpapalitan ang magkabilang panig ng dalawang bagay sa layo na ito ay kanilang ariin. Gawin, magiging pagmamayari nila. Halimbawa, meron siyang pagmamayari na bahay. Ako naman, meron akong pagmamayari na pera. Nagpalitan kami ngayon, no? Yung pera ko sa kanya na, pagmamayari niya na, at yung bahay niya ay pagmamayari ko na. Nagpapalitan ng dalawang bagay sa layo na ito ay maging pagmamayari nila, no? At hindi iyan ang nangyayari sa kasal. Hindi iyan ang nangyayari sa kasal. Meron lang ditong dowry, dahil ang dowry, no? Ang dowry, kung titingnan natin sa katuroan ng Islam, iyan ay utos talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtaas na naman sa kalagayan ng mga kababaihan, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa suratun Nisa tungkol dito sa dowry, kung para saan to, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa atun nisa'a sadukatihinna nihlatan. Ibig sabihin, at ibigay ninyo sa mga kababaihan na inyong pakakasalan yung kanilang mga sadukat,
yung sa dukat doon, ang tinutukoy diyan ay yung kanilang mga dowry, yung mahar. Na isa rin yan sa tawag sa dowry, yung sa dukat. Ngayon, kung titingnan natin yung salitang sa dukat, no, related siya doon sa salitang sidq. Sidq. Nang ibig sabihin ng sidq ay yung katapatan, pagiging sinsiro. No, bakit? Dahil isa sa mga layunin ng pagbibigay ng lalaki ng sadukat ng dowry ay papatunayan niya sa babaeng iyon, sa pamilya ng babaeng iyon, na siya ay sinsiro at handa siyang magsakripisyo ng bahagi ng kanyang kayamanan para ibigay niya iyan ng kusang loob at bukas sa kanyang puso para doon sa babaeng iyon na magiging pagmamay-ari ng babae. No, hindi mangyayari kung titingnan natin yung kahulugan nung pagbenta. Kapag yung pagmamay-ari ba ng lalaki ay sabihin na nating pera, no, kasi yung pag sinabi kasing dowry, pwedeng pera, pwedeng bagay na may halaga, no, pwede yung gawing dowry. Okay, yun ay pagmamay-ari ng lalaki. Tingnan natin kung magaganap doon yung kahulugan ng salitang bay. No? Pagmamay-ari ng lalaki yung kayamanan na yun, binigay niya ngayon sa babae. No? Binigay niya ngayon sa babae. Ang naging epekto ba niyan, naging pagmamay-ari niya na yung babae? Hindi. Hindi nagiging pagmamay-ari ng lalaki yung babae dahil sa pagbibigay niya ng dowry. At ikalawa, hindi binenta nung babae yung kanyang sarili. No, hindi binenta ng babae yung kanyang sarili at mas lalong hindi rin binenta ng parents ng babae yung kanilang anak. Kasi isa sa mga kondisyon ng para maging katanggap-tanggap yung bintahan ay yung milkiya. Yung bagay na binibenta mo ay sa'yo talaga. 'Di ba? Yung babae, paano niya ibibenta yung sarili niya na hindi niya naman pagmamay-ari yung sarili niya? Ang ala ang may-ari sa kanya. Ganoon din naman yung parents ng babae. Yung anak nila ay hindi nila ari-arian na pwedeng ibenta. No, hindi tulad nung panahon nung kamangmangan na hindi pa nagsimula yung mission ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta na yung mga kababaihan ay binibenta. Binibenta. No. Binibenta yung mga kababaihan noon, pero nung dumating yung Islam, hindi. Inilinaw ng Islam na ang kababaihan ay mga mararangal, mga matataas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng dungisan ang kanilang karangalan at hindi sila pwedeng bigyan ng level o antas na mas mababa pa sa antas ng tao. No, sa ibang mga hadith, may mga nababanggit pa nga sa ibang hadith na anisa, yung mga nisa, yung mga kababaihan ay karain, no? Yung meaning ng ibang mga hadith, yung mga kababaihan ay karain, mga partner ng mga kalalakihan. Walang pinagkaiba sila sa level ng pagiging tao. At kung papaano pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kalalakihan sa Islam, ay ganun din pinarangalan yung mga kababaihan. At bagkus makikita nga natin na napaka-espesyal ng pagpaparangal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan. Bakit? Dahil yung mga kalalakihan, inobliga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila yung maging responsable at mga protector doon sa mga kababaihan. Kapag may nangyari sa kababaihan na hindi maganda dahil sa kapabayaan ng mga kalalakihan sa Islam, mananagot ang mga kalalakihan. Tingnan nyo, paano ginawang espesyal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kababaihan sa Islam. Kaya't yung dowry ay una, hindi naganap yung tinatawag na pagbenta. Hindi tugma. No, ikalawa, kung tatanungin natin kung para saan pala yung dowry, yan ay pagrespeto at pagtaas sa antas ng babae. Kasi tingnan nyo, sa Islam, kung gusto mong mapasayo yung babae, no, wala kang ibang pamamaraan maliban na lamang sa kasal. Bukod dyan, wala. No, ikalawa, kung gusto mo nang pakasalan yung babae, kailangan dumaan ka sa tamang proseso. Hanapin mo yung kanyang wali, yung kanyang tatay, yung kanyang guardian.
doon ka sa kanyang guardian at ipapahayag mo yung layunin mo, napakasalan yung babaeng yon. At yung babaeng yon, kapag naiparating sa kanya yung layunin mo, hindi siya pwedeng pilitin ng sino man kahit nung kanyang tatay. Kung paano natin masasabi na yung babae ay binibenta or inaapi, no? Sa pamamagitan ng dowry. Ngayon, kung nagkasundo na, no? Magiging halal sa iyo yung babae. Ibig sabihin, magiging kapahipahintulot sa iyo yung babae na gawin mo sa kanya yung ginagawa ng lalaki sa kanyang asawa kapag naganap na yung kasal. No? Kapag naganap na yung kasal. Ngayon, kapag naganap yung kasal, inobliga pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lalaki na bigyan niya ng dowry yung babae. No? Magsisilbi yan na dagdag ng kasiyahan ng babae. No, nagkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon siya ng pagmamay-ari sa simula ng kanyang bagong buhay, buhay may asawa, naobliga yung pagkakataon na yung babae ay magkaroon ng pagkakataon na i-practice niya yung kanyang karapatan ng pagmamay-ari. Kasi noon yung karapatan, wala pa yung Islam na itinuro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kababaihan, wala yan karapatan na magbayari. Pero ngayon, yung dowry ay isa yan sa mga gawain na napapractice ng babae yung kanyang karapatan sa pagmamayari. Bakit? Dahil mismong yung asawa niya ay hindi niya pwedeng galawin yung dowry na binigay niya doon sa babae. Kung walang pahintulot yung babae. No. Yan ang ano, yan yung kung may pahintulot yung babae, pwede niyang kunin, no, kasi ay may pahintulot naman. Pero kung wala, kailangan niyang irespeto yung karapatan ng babae sa kanyang pagmamay-ari. Na walang sino mang gumalaw. Kahit bukod pa doon, yung dowry ay tulad ng nasabi natin kanina, pagpapatutuo yan ng lalaki na handa siyang magsakripisyo, seryoso siya doon sa babae, papatunayan niya sa parents at mas mismong doon sa babae na kaya niyang itaguyod yung babaeng yun, no? Kayang itaguyod para inshallah ta'ala kung makabuo sila ng pamilya ay magiging maayos inshallah ta'ala yung kanilang pamilya. Kaya bilang panghuli, no, ang babae sa Islam ay napaka mataas. No, walang sino man ang pwedeng magmaliit sa mga kababaihan, no, sa pananaw ng Islam. At yung dowry yan ay bilang pagrespeto sa kanya, no? Pagrespeto sa kanya at hindi iyan bilang pagbili sa kanya. Dahil tulad ng sinabi ko, nasaan doon yung kahulugan ng salitang bentahan? Wala. No, kaya yun, nawa ay maging malinaw yan sa lahat ng mga tagapakinig, musliman o hindi muslim. Wasalilahum wa salim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran, Ustaz. Jazakumullahu khair. At ngayon, para po kay Ustaz Khalid Alam, ang katanungan na ito. Ano ba ang katuruan ng Islam patungkol sa karapatan ng Muslim, karapatan ng magulang sa mga anak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isa pong napakahalagang tanong ang tinanong sa atin ng ating kapatid na si Said, na kung saan itinanong niya na kung ano ba ang mga karapatan o obligasyon ng mga anak patungkol o tutungkol sa kanilang mga magulang sa pananaw ng Islam. O pwede rin nating sabihin, ano ba ang nararapat gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang? Ano yung karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ano ang kailangan nilang gawin para may sakatuparan upang ang mga anak na ito ay maging mabubuting mga anak sa kanilang mga magulang? Ito ay tinatawag po sa term na birrul walidain sa pananaw ng Islam. Actually, yung
usapin tungkol sa pagiging mabuting anak o birul walidain sa Islam ay malawak. Pati sa hindi Muslim ay talagang mahalagang konsepto ito sa kanilang buhay sa buhay pamilya. Ang pagkakaiba lang sa Islam, mas binigyan ito ng importansya kumpara sa ibang relihiyon. Dahil sa Islam, wala tayong makikita na ginagawa katulad ng ginagawa ng ibang grupo ng mga tao na kung saan ang kanilang mga magulang ay inilagay nila sa mga lugar na tinatawag natin yung home for the people para alagaan ang ibang tao kung instead sila ang umaruga at magbigay ng karapatan sa kanilang magulang. Sa Islam, hindi isinasagawa ang ganung mga bagay na kung saan parang ipinagtabuyan mo o kaya'y iniwan mo, binigay mo sa ibang tao ang tungkulin na dapat mong isagawa sa iyong mga magulang. Kung ating pag-aaralan ng Islam, mayroon tayong mababasa sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra, ayat number 23 to 24, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنَّكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sa maikling translation, ang ibig sabihin, ipinag-utos ng Panginoon mo na wala kang dapat na sambahin maliban siya lang, nag-iisa, at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Sa kondisyon na umabot sa katandaan ang isa sa kanila o kaya'y dalawa sila, na huwag kang magsalita sa kanilang dalawa ng mga katagang nagpapahiwatig ng kasamaan. Sabi ng mga ulama na explain nito, yung katagang uf, ito yung adna maratibil kaul say. Kahit yung pinakamaliit na salita na mayroong ibig sabihin na kasamaan, dapat hindi nila marinig mula sa iyo. At huwag ka rin gumawa ng galaw na kung saan nagpapahiwatig na parang ipinagtatabuyan mo silang dalawa. At ang sabihin mo sa kanilang dalawa, ang dapat mong sabihin bagkus ay yung mga katagang nagpapahiwatig ng pagdakila sa kanila at pagrespeto at pagmamahal sa kanilang dalawa. At ipakita mo, gumawa ka ng mga bagay na kung saan may ipapakita mo sa kanila ang iyong pagiging marespeto at pagpakumbaba sa kanilang dalawa. Dahil ito ay isang tanda ng iyong pagiging maawain sa kanilang dalawa. At sabihin mo sa iyong dua o isa sa mga prayer mo sa Allah subhanahu wa ta'ala yung katagang Rabbirham humakamarabiyani sagira. Panginoon ko, kaawaan mo silang dalawa dahil silang dalawa ang nag-alaga sa akin nung ako ay maliit pa. So dito ang Allah subhanahu wa ta'ala malinaw na inutusan tayo na maging mabuti sa ating mga magulang. At ang kahalagahan nito, isinabay ng Allah ta'ala yung tauhid, yung pagsamba sa kanya na nag-iisa lang. At binanggit pagkatapos doon ang pagiging mabuti sa magulang. Isinunod ka agad ng Allah ta'ala. Ganun kataas ang konsepto ng pagiging mabuti sa mga magulang. At sa ibang ayat, sa Surah Luqman ayat number 14, isinabay rin ng Allah ta'ala ang pagsukur sa kanya at pagsukur sa dalawang magulang sa kaul na nishkuruli, waliwaliday ka wa ilayyul mashir. Magsukur kayo sa akin at sa inyong dalawang magulang. Masukur ka sa akin at sa inyong dalawang magulang dahil katotohanan sa akin talagang ang pagbabalik ng lahat. Dito sa ayat na binasa natin kanina, makikita natin na ang pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagiging mabuti sa mga magulang ay nagiging dalawang anyo. Meron siyang mga sa pananalita at meron din sa gawa. So, ang sa gawa, yung huwag kang gumawa ng mga bagay na papahiwatig ng parang pinagtatabuyan mo ang iyong mga magulang. At yung isa naman, huwag kang magsalita ng salitang nagpapahiwatig ng kasamaan sa kanilang dalawa.
kung atin lamang titingnan ang kautusan sa atin o kaya'y katuruan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malalaman natin ang mga karapatan sa ating ng ating mga magulang sa atin bilang mga anak. Mayroong isang hadis na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dapat huwag kang para may pakita mo ang pagiging mabuting anak bilang dutiful anak sa kanila, huwag kang maging dahilan sa pagkasira ng kanilang pagkatao o personality nila. Katulad ng binanggit sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga kabair yung insultuhin mo ang magulang mo. Inuwain namin ang kabair ay yastumar rajul abahu. Isa daw sa mga malalaking kasalanan yung laitin ang insultuhin ng isang lalaki, yung isang tao, ang kanyang magulang. So nagtanong ang mga sahabat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, paano mangyari yon? Isang tao, lalaitin niya, insultuhin niya ang kanyang magulang. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangyayari yon. Dahil ang example nun, kapag mayroong kang, ang isang lalaki, mayroon siyang nakaaway, so naging dahilan sa kanyang pag-away, naisangkot nila ang kanilang mga magulang. Lalaitin niya ang magulang ng kanyang kalaban, at dahil doon, babawi ang kaaway niya, lalaitin din ang kanyang magulang. So, ibig sabihin, huwag, hindi dapat gawin ng isang anak ang mga bagay na maging dahilan na malait o mainsulto o maibaba ang pagkatao ng kanyang mga magulang. Ang pag-iwas doon ay isa sa mga mukha ng pagiging mabuting anak. Ang ikalawa, mga karapatan sa atin ng ating mga magulang ay ang pagtaat sa kanila, pagsunod sa kanilang mga utos, na sa kondisyon na ito ay hindi sumasalungat sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kapag sumunod tayo sa ipinagutos ng ating mga magulang, ang pagsunod natin yon sa mga bagay na hindi naman yung pinagbabawal ng Islam ay isa sa pagpapakita natin ng pagiging mabuting anak at pagbigay natin ng karapatan ng ating mga magulang. Bukod pa doon, yung tinatawag na mabuting pakikitungo, yung husnus suhba, magandang pakikitungo, pakikasalamuha sa mga magulang. At yun ay nabanggit din sa mga hadith at binigyang halaga yung nanay kaysa yung tatay. Tatlong beses binanggit ang ina bago ika-apat yung ama. At isa rin sa mga obligasyon natin o karapatan ng magulang sa mga anak sa pananong Islam, yung paghingi ng istidhan, ng permission. Hindi ka basta-basta gumawa ng mga bagay, specifically sa natawag nilang yung pagtibaka sa Islam, yung pagkakaroon ng gera sa ngalan ng pagdepensa ng Islam o para sa ikalalaganap ng reliyong Islam. Sa status ng gawain na to ay pagiging fardu kifaya o kaya ay group na obligation, hindi siya individual obligation. Kapag sa fardu kifaya o kaya group obligation, hindi siya individual obligation ng natawag na al-jihad fi sabilillah. For example, kinakailangang humingi ng permission ang isang anak sa kanyang mga magulang. At may mga hadis tayong mababasa na ang nangyari, pinigilan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga anak na hindi humingi ng permission sa kanilang mga magulang. Kapag namatay ang magulang, hindi ibig sabihin putol na yung karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ito ang isa sa mga magandang feature sa Islam. Kahit patay na sila, nananatili pa rin ang karapatan nila sa atin mga anak. Kailangan pa na nating gawin. Katulad ng kapag sila ay namatay na, maghingi tayo ng dua para sa kanila, ingyan natin sila na sana patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon silang mga iniwan na mga kailangan gawin, gawin yon. Yung mga kaibigan nila ay mabuting pagkikitungo ang gawin sa kanila at mabuting pagkikitungo sa mga pamilya. At marami pang ibang mga hukuk o mga karapatan ng ating mga magulang. Sa ngayon, ito ang ating mababanggit. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.